taga Zambales na inbag na malengkada kayo amin. Natatandaan niyo pa ba kung anong araw noong kayo'y ipinanganak? Eh, anong petsa naman kaya ang Pasko noong taong 1972? Hindi niyo na alam ano. Pero kami dito sa Balitang K, may kilala na nalalaman ang bawat araw sa kalendaryo mula noong ika-15 hanggang ika-19 na siglo. O, bilib na ba kayo? Umpisa pa lamang yan dahil itong si Ginoong Ireneo Bughaw ay eksperto pagdating sa mga numero at araw sa kalendaryo. Makilang na kayo ng araw at unahan ang galing nitong si Calendar Boy. Di naging hadlang ang karukhaan para mahasa ni Ireneo Bughaw ang taglay niyang talino. Lahat na tinuro ng teacher sa araw na yon, kaya kong ulitin doon sa dalampasigan. Nare-retain yun sa memory ko. Kaya pagbigay ka na bukasan ng mga quiz o exam, nandu-perte ko yun. Nagtapos si Ireneo ng elementarya at high school bilang valedictorian. Nang siya'y tumuntong ng kolehiyo, lalong humasa ang kanyang talino sa pagkakabisado ng iba't ibang scientific names. At lalo rin tumindi ang kanyang hilig at galing sa matematika at maging pagmememorya ng bawat araw at petsa sa kalendaryo. Katunayan, may ginawa siyang isang programa sa computer na siya niyang kinakalaban sa pakikipag-unahang masabi kung ano ang partikular na araw ng isang petsa mula taong 1582 hanggang 1999 batay sa Gregorian calendar. Ano nga bang araw noong ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898? What day? Sunday. Sunday. Ikan okay. Enter. E sa pangalawang sentenaryo ng ating kalayaan, anong araw ang June 12, 2098? Thursday. Sa pabilisan, nalaos kay Ireneo ang kanyang computer. Angkip naman ni Ireneo kung sakaling meron kayong naitagong kalendaryo ng mga taong 1916, 1944 at 1972, pwede nyo pa itong gamitin sa year 2000 dahil eksakto naman daw ang araw at petsa sa mga kalendaryong ito na pawang mga leap year. Ayon pa sa calendar expert, bagamat papasok ang problema ng millennium bug sa year 2000, ang opisyal na simula ng third millennium ay papatak sa taong 2001 pa. Sir, 1 AD. It did not start from zero. So the third millennium, I suppose, must be from 2001 to 3000. Minsan ang kinilala ng Ripley's Believe It or Not ang kanyang taglay na galing. Ngayon, target naman niya ang makapasok sa Guinness Book of World Records. Kung kailan at anong araw papatak ito, yan marahil ang di pa masasagot ni Mang Ireneo. Si Ginoong Bughaw ay minsan nang naisama sa bilang ng mga natatanging nilalang sa Ripley's Believe It or Not. At bakit nga hindi, eh, sino ba namang tao ang makakamemorya ng ganoong karaming petsa sa kanyang utak? Pero, Mang Ireneo, kahit sa panaginip, numero ang nakikita nyo siguro, ano?